sa ating mga SSS pensioners, heto na po ang inyong schedule of pension release para sa buwan ng April 2024. Makinig na mabuti mga ka-vlogs kung merong pagbabago bang magaganap sa inyong pagtanggap ng inyong buwan ng pensyon kay SSS na yung buwan ng April 2024. Hello mga ka-vlogs, angkamang dako sa mundo, welcome dito sa ating YouTube channel. And kung bago ka palang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa ating channel, ay maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button pagkatapos mong panoorin ang video na to, and maaari kang maging miyembro dito sa ating channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Mamili ka ng mga gusto mong perks mga ka-vlogs. Magandang araw para sa ating mga SSS pensioners kung saan inaabangan po ang pagtanggap ng kanilang buwan ng pensyon ngayong buwan ng April. Kasi heto na mga ka-vlogs ang official schedule ng April 2024 SSS pension schedule releasing. Kaya makinig po kayong mabuti. Pero bago po iyan mga ka-vlogs, nais po lamang nating ipaalala no, sa ating mga SSS pensioners, lalong-lalo pa doon sa mga bagong pensioners ni SSS or yung mga nakakalimot na kung ano nga ba talaga itong date of contingency, dahil dito po magbabasi si SSS kung napabilang po ba kayo sa batch 1 or batch 2. Meron kasi pong nagtatanong sa ating isang video mga ka-vlogs, kasi hindi niya naiintindihan kung ano ba ang ibig sabihin ng batch 1 and batch 2 at yung tinatawag natin na date of contingency. Kaya heto po ang date of contingency, ito po yung araw ng kapanganakan ng isang retirement pensioner or total disability pensioner. Halimbawa po ang inyong birthday ay 7, ayan, napabilang po kayo sa batch 1, na ang batch 1 po ay may date of contingency na 1 to 15th of the month. Para po yan sa mga retirement and total disability. Kung kayo naman po ay napabilang sa death or survivor pensioner or dito sa dependent children under guardianship, birthday po ng namatay na SSS member or SSS pensioner. Halimbawa po, ang birthday po nung namatay na SSS member or pensioner ay 10. Ayan, napabilang po kayo sa batch 1 na may date of contingency na 1st to 15th day of the month. Ang tinatawag naman po natin na batch 2 ay napabilang po ang date of contingency from 16th day of the month hanggang last day of the month. Kasi hindi pare-pareho ang petsa ng bawat katapusan ng bawat buwan. Meron kasing 29 lang, no, February yan. Merong 30, may 31st. Kaya kung ano po yung last day of the month, no, from 16th day of the month to last day of the month, second batch po yan na date of contingency. So halimbawa po, ang birthday po ng pensioner ay 23, no, ng buwan, kahit anong buwan, basta 23. Ayan, napabilang po yan sa second batch, which is 16th to last day of the month, yung date of contingency niyan mga ka-vlogs. So, narito po ang date of contingency, no? Kung napabilang kayo sa first batch, ang every releasing po niyan ay every first day of the month. So, kung ang inyong birthday ay 7th day of the month, ay every first day of the month po kayo makakatanggap ng inyong SSS pension. Kung ang inyong birthday naman ay 23, ayan, napabilang po kayo sa second batch, which is 16th of the month po ang inyong buwan ng pension na pagtanggap mula kay SSS. So sana naging malinaw tayo dyan sa date of contingency. Sana naintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng batch 1 and batch 2.
So ngayon ay dadako po tayo sa official schedule releasing ng inyong asset suspension for this coming April 2024 mga ka-vlogs. Kung atin pong titingnan sa ating kalendaryo, ang first day of the month, April 1, ay nataon po sa araw ng Lunes. At ito ay isang regular day mga ka-vlogs. Ibig sabihin, hindi siya natapat sa holiday, hindi rin siya natapat sa weekdays or weekend mga ka-vlogs. So, ang mga merong date of contingency na 1 to 15th of the month na napabilang sa batch 1, ang inyo pong releasing schedule for the month of April 2024, ngayon po yung April 1, 2024, araw ng Lunes mga ka-vlogs. Kaya i-check nyo po ang inyong mga disbursement bank, yung mga ATM card nyo sa araw ng Lunes, April 1, dahil papasok po ang inyong buwan ng pensyon kay SSS. Pero, teka lang mga ka-vlogs, kasi hindi pa to sure na April 1. Bakit ko sinasabi hindi pa sure? Diba po, kung maalala nyo po, or kung matatandaan nyo, meron tayong tinatawag na Holy Week. Ang Holy Week po ay magsisimula ngayong March 28, no? Next week po yan, araw ng Thursday, no? 28, 29, 30, 31 hanggang Sunday mga ka-vlog. So hindi pa natin kasi alam kung i-declare ni Pangulong Marcos ang April 1 na holiday, kasi alam niyo naman si Pangulong Marcos mahilig mag-declare ng holiday. Kung ang holiday po ay Sunday, dinideclare niya talaga na holiday ang Monday, kasi nga para mahaba-haba yung bakasyon, no, ng mga Pilipino. And of course, no, makaka-uwi pa po yung mga galing sa probinsya, no, papuntang city kung saan nagtatrabaho. And of course, makakapagpahinga din tayo mula sa ating napaka mahabang gala, no. I'm sure marami ang magbi-beach, marami po ang gagala niyan mga ka-vlogs. Pero hindi pa naman sure, kasi antayin natin by next week kung merong memo from the Office of the President sa Malacanang na i-declare ang April 1 na holiday. Kung sakasakali pong holiday kasi ang April 1, ay mapapaaga po ang inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon kay SSS for the month of April. Kasi ayon po sa SSS circular, kung ang isang releasing schedule ng SSS pension ay natapat or nataon sa holiday or weekend mga ka-vlogs, ay iuurong po ito, no, bago ang yung original releasing schedule. Kaya kung sakasakaling magiging holiday po ang April 1, ay mapapaaga sa March 27 ang inyong pagtanggap ng buwan ng pensyon kung kayo po ay napabilang sa batch 1. Kaya aabangan natin yan kung magiging holiday. Kung magiging holiday, mas mabuti kasi mas maaga nyong mai-enjoy ang inyong buwan ng pensyon. And of course, magagamit nyo, no, sa Holy Week kung saan kayo pupunta, ano yung gagawin nyo mga ka-vlogs. But again, hindi pa siya official. Let's wait for the memo from the Office of the President kung talagang i-declare na holiday iyang April 1, 2024. So para naman sa mga batch 2, no, yung may date of contingency na 16th to the last day of the month, ang inyo pong official schedule releasing ng pension kay SSS for the month of April 2024 ay April 16, 2024. And kung makikita nyo po sa inyong kalendaryo, ang April 16 ay nasa regular day, araw ng Martes. Wala po siyang holiday, kaya April 16 po makikredit sa inyong disbursement bank ang inyong buwan ng pension kay SSS para sa second batch na may date of contingency 16th to 31st of the month. Again po, para po ito sa mga hindi pa nakakaalam, sa mga matagal na pong SSS pensioner, alam ko marami sa inyo alam na ang mga schedule ng releasing na ito. And nababasa ko nga na alam na ninyo, no? May mga nagsasabi, alam na namin yan, bakit pa ulit-ulit
Dahil marami po ang mga bagong SS suspensioner na pumapasok. Hindi pa alam, no? Gaya po sa nagtanong sa atin, hindi pa niya naintindihan ano yung batch 1, ano yung batch 2, mga ka-vlogs. Kaya kung alam niyo na, well, good for you, mga ka-vlogs. This is for reminders only sa mga nakakalimot na or sa mga bagong SSS pensioner. Well, sa mga nagtatanong kung may pagbabago ba na magaganap, may pagbabago ba sa halaga na matatanggap na pensyon ngayong April 2024 dahil nga po sa inaabangan, no, inaantay na 1,000 pesos second tranche SSS pension increase, ang kasagutan po ay wala. Walang pagbabago, walang dagdag na 1,000 pesos para sa inyong matatanggap ngayong buwan ng April, mga ka-vlogs. Dahil sa sinabi na nga po ng ating SSS President and CEO, pag-aaralan niya pa ang pagbibigay ng karagdagang 1,000 pesos. Pag-aaralan niya pa at kailangan niya pang kausapin si President Marcos, mga ka-vlogs, na kailangang aprobado ito ng Presidente ng Pilipinas. Bago ako magtapos sa video na to, nais ko lamang pong i-shoutout ang lahat ng ating mga senior citizens, SSS pensioners, na palaging sumusuporta sa ating YouTube channel. Dahil kung wala po kayo, wala po ang ating YouTube channel, mga ka-vlogs. And maraming salamat sa pag-stay dito sa ating channel and pagtitiwala sa mga inilalabas natin na mga impormasyon. Yan po ang aking mapapaabot sa inyo, mga ka-vlogs. And rest assured ay para po ito sa ating kapakanan, lalong-lalo na sa ating mga manonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyong kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo ding i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyong i-commento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa ating YouTube channel, Pawang Katotohanan, at lahat totoo lamang.